1987 Mitsubishi Lancer Box Type. Ito yung brief na sobrang tagal na sa'yo, na halos basahan na pero paborito mong suotin. Dahil, pucha, sobrang at home ka. Yung bago, sobrang masikip. Yung bago, nire-reserve mo sa mga meeting, application ng visa, tsaka pag may first date ka sa one true love mo. Etong box type, yung sinusuot mong brief. If you want to be yourself. Guys, ito ang 1987 Mitsubishi Lancer SL, also known as box type. Let's go. 1987 baka mo? Eh 2019 na, ang panahon ng araw-araw na Carmageddon habang pumapalo ng nakaka-heat stroke na 50 degrees Celsius sa EDSA. Ang isang kotse kaya na lumabas 40 years ago ay uubra pa sa demanding na conditions ng daily driving ng panahon ngayon? Yes naman, palaman. Sa totoo lang, simple lang ang mga requirements sa auto sa panahon ngayon. Una, aircon. Ito meron. Malamig maski walang tint. Pangalawa, power steering. Check din yan. Makakalimutan ba natin ang USB charging port para sa mga cellphone na pang Waze? Check din yan. At ang huli at pinaka-importante, yung makakarating ka from point A to point B na hindi titirik. Sa una talagang kakabahan ka na baka mag-overheat o kaya may matanggal na propeller shaft, maputol yung fan belt, ganyan. Kapag may masisira naman, may warning naman yata, may iingay ganun. Kaya tiwala na lang dun sa maintenance na ginawa mo tsaka dun sa mekaniko na gumawa ng kotse mo. Kaya shoutout sa RCS Motor Shop Taytay. Okay po naman. Sa forma, dalawa lang yan. Pwedeng tignan to bilang bubulok-bulok o astigin dahil old school. At kung wala ka naman pake sa sasabihin ng mga tao at masaya ka naman sa ride mo, then that's it. Good na to for 2019 driving. Tayo guys. Yan, lagay ko sa video vlog ko ha. So, ayan, nakikita niyo yung kotse niyan. Anong masasabi niyo sa pag nakakita kayo ng ganyan sa sasakyan? Primitive. Ha? Primitive pare, para Jurassic Park. May term dun eh, yung pagluma pero maganda pa rin. Classic yun. Oh, ganun? Classic. Really amazing na umaandar pa siya, no? Ayan. Sa tingin mo, sasama mo si baby sa kotse niyan? Ah, sasakay mo ba siya dyan? Pwede. Papi, anong masasabi niyo sa kotse ko? Pogi, pogi. So, angas. Sa ayos, tingin ko. Pogi. Ano, pogi ba? Angas. Nice ba? Okay po. Ah, maganda kuya, parang classic yung dating niya. Parang vintage, gano'n. Anong masasabi mo sa kotse ko, tol? Ah, okay naman, pogi. Parang yung may-ari. Yan! Okay, konting history. Lumabas sa Japan to 1979 to 1982 as the Lancer EX. Pamalit sa kilala natin bilang L-type or bar-type Lancers na mas maliliit at mas curvy. Maraming version sa kanila. Lumabas sa Europe, Australia, ilang bansa sa Asia. May sporting heritage din dahil sinali sa mga rally-rally at nagpapanalo naman. Sa Pilipinas, lumabas noong 1980 hanggang 1988. GSR yung sporty, GT lumabas noong 1986 hanggang 1988, pang-executive ang dating. 5-speed pero may automatic din na lumabas. Lahat naka 1.6 liter pero etong dala ko, SL, base model 1400. Tinawag na box type kasi theory number 1, boxy ang itsura. Tipong ruler lang ang ginamit dahil panay kanto
tsaka wala gaanong kurba gaya ng pinalitan niyang first generation Lancer. Or, number 2, parang kahon yung korte ng taillights. Naging iconic car nung 80s kung kailan uso ang New Wave, Baguettes, at saka itong mga to. Hindi kaya ka ba itinasakyan ko, Madam Bay, ha? Ha? Bilisan mo! Ha? Marami sa ating mga tito age, sa ganito natuto magmaneho o ito ang naghatid sa school. At kung ganun, ito ang naging pasimuno ng pagkakaroon ng interes natin sa kotse. Pag sinabing 80s car, malamang isa to sa unang papasok sa isip natin. Tulad ng networking, noong 1980s, hindi pa masyadong uso ang mga power-power na ganyan. Kaya ito, walang power window, manual windows to, manual yung locks, option lang yung radio, yung aircon, option din, yung side mirror sa kanan, alam ko, option din yan. ABS, airbags, traction control, trample zones, lahat ng mga safety features na yan, wala pa. Ang safety feature lang dito, itong medyo loose-loose na seatbelt at saka dasal. No? At sa kotseng ito, kasama na rin yata sa safety feature yung kabagalan. ...1.4 na decarburador na 4G33 na may lakas na 79 horsepower kapag bago. After 30 years plus, yung mga kabayo na yon syempre iika-ika na. Ang stock na transmission nito, 4-speed, pero dahil medyo kakaiba yung style ng pagkambyo sa reverse ng ganon, sinwap ko sa 5-speed na pang GSR. Mas malakas talaga yung pang GSR na 1.6 sa turn, pero di naman sobrang slow itong 1.4. Kung inaakala nyo na dahil 1400 lang at designed for fuel economy to, matipid na sa gasto, pues, nagkakamali kayo. Baka matipid sa standards nung wala pang EFI, variable valve timing, tsaka gawa pa sa mabigat na bakal ang mga auto. Ihataw mo o tipid driving, 7 to 8 kilometers per liter to. Again, baka factor na rin ang kalumaan. Ayan o. Suwabe naman manakbo eh. May red line to na 6,000 RPM pero pagka bandang 4,000 na, parang sasabog na yung makina. Pero parang hindi mo naman siya gusto talagang ihataw ng ihataw. Parang suwabe gaming lang talaga to. Ito kapag 100 na, parang sinasabi sa'yo, Master, tama na, hanggang dito lang tayo boy. Speed limit. 40 years old na ako, Master. Napakasarap gamitin. Fun to drive. Magaan ang clutch. At bilang 80s car, mas lalong enjoy i-drive to sa mga kondisyong 80s. Tipong patay aircon, tapos windows down, habang may new wave na sounds. Maibabalik ka talaga sa panahong wala pang buisit sa buhay. Yan, luxury features. Kita nyo. Manual windows. Yan, natataas tsaka nabababa. Sa pang accessory, yung manual window na nandun. Kitang-kita nyo naman yung sidings ko. Bago po yan. Palakpakan naman dyan. May plastic pa, oh. O, ha? Carpet ko, bago rin. May tachometer. Sa SL version with tach. Tapos, may clock, pare. Ang luxury car, hindi yung mga digital-digital na dial na ganyan. Etchas ng ibon. Pampaswerte raw yan. Radyo, syempre, pagka naging clingy si Bay at tumawag siya, pasasagot natin. Trunk release. Ayan, pan GSR. Pag hinila mo yan, bubukas yung trunk. Hindi mo na kailangan susian. Pero yun lang, kailangan mo ibaba uli. Hindi siya bababa ng kusa. Ayan, center console. Ayan, maraming mga eche-bureche. Rear pops. Tapos eto, pagka bubuksan yung gasolinahan nito. Ayun, the Susie's time. Ayan. Ganun, no? So, Susie Gaming ang gas tank.
baka manakaw yung gas. So, susi is life. Itong mga borlololoy na to, pampa-feel good lang talaga. Lahat ng idadagdag, kaartihan na lang. Kita mo nga yung mga kotse ngayon, fully loaded na mga bagay na dagdag babayaran lang tsaka dagdag na ipapaayos pag nasira. Pero bili pa rin naman tayo ng bire. Kasi nga, nakakalaki ng etit sa mga na ganyan. Oh, over here, we have a FOHA spoiler. Rear wheel drive to, kaya medyo may gamit yan. Alam nyo naman, aerodynamics. Original yan, goma, no? Tapos, meron tayong stone guard. Hira na sa mga Lancer yan. Ito, Lazada Racing na mud guard. Meron din sa likod. Sa pagkakaalam ko, yun, nandun pa siya. Hindi pa nalalaglag. Tapos, meron din tayong chin spoiler. No? Para sa mga mahilig sa chins na girls. Ako meron. Meron din yung kotse natin. Murakami side mirror. Original. Walang zoom in na nagaganap dyan, mga tol. Pagka na nalimin ka dyan, gagwapo ka. Ayun, ano? Tsaka syempre, natutunan natin sa mga lodi nating nagba-box type. Yung laman ng inyong glove compartment. Importante yan. Syempre, nasa baba yung trapo na pang jeep style. Pag binuksan mo yan, parang auto supply yan. Yung mga reserba. Kumbaga, yan ay pinaka-insurance na ito. Yun ang mga contact point. Tapos, spark plug. May liha dyan. Tapos, ito. Kung ano-ano mga pulley na nandyan. Tapos, ito. Matindi, no? Yung box type, merong secret compartment na nandyan. Alamin natin kung ano yung laman nito, no? Ay! Dako, Diyos ko! Shoutout na lang sa mga Facebook sellers na nagbenta sa akin ng mga rare pumps parts na yan. Mitsubishi Lancer Box Type Philippines na Facebook, tsaka Old School Mitsubishi. Yan, nagkalat yung mga mababait na sellers natin dyan. Di ko na niyabang yung kupas na pintura, mga patsi-patsing kalawang, tsaka gas-gas. Yung upuan ko, butas-butas yan. Tsaka nakalabas yung mga spring. Nilagyan ko lang ng cover para pogi. Tsaka para hindi matusok ng alambre ng spring yung puwet ko. Pansin ko, lahat ng nasakyan kong box type may something sa amoy. Yan o. Oh. Hindi naman siya mabaho, hindi naman siya mabango. Pero tipong amoy box type, amoy 80s na hindi mo maintindihan. Pero in fairness ha, sarap siyang amoyin. Itong akin, amoy matalas na gasolina sa labas pag naka-aircon. Pag walang aircon, amoy lumang carpet ng motmot. Oh, kayo guys! Okay lang kayo dyan sa likod? Umusta space dyan? Ramon! Seriously? Let's go na! This car is so bagal! I have a photoshoot pa! Ayokong ma-breach of contract! Mon, itong car mo dapat i-restore mo, no? Dapat yung period correct. Kasi napapansin ko, 87 to, pero yung front signal light mo, pang 1982, ha? Dude, pare, bro! You know what this car needs? A paint job, it's so kupas na. I suggest the candy tone pink, bro. Astig yun, bro. Mon, question. Naghihirap ka na ba? Bakit ganito ang car mo? Ang gusto ko sa guy, naka-Benz, BMW, naka-Jaguar. Yung may business, yung bang Typhoon. Tapos, bro, after you're done with the paint, bro, kulayan mo naman yung calipers ng red para racing, bro. No one's gonna mess with you. Tapos, yung taillight, bro, ipa-flicker mo na ganyan. Parang spoon, parang type R, bro. It's for your own good, bro. Safety feature yun, bro. Mon, papansin ko yung glass mo luma na eh. Ang masasabi ko lang, palitan mo na siya. Yung blue glass. May ganun eh, no? Blue glass. Ay, nako. This is nonsense. You know what? Let's just have coffee. I want a cup of chino. Pag-usapan natin ang suspension. Hindi naman gasofa ang ride. Pero komportable siya. Nasa soft side, yun o, hindi matagtag. Tapos marami nagtatanong kung etong tindig ba neto, kung lowered ba to. Ang sagot dyan, hindi po siya lowered. Sadyang dala na lang po ng katandaan kung bakit po ganyan. Saka in fairness, kahit luma siya, wala masyadong kalampag. Braking system, solid disc sa harap, drum brakes sa likod. Ang pakiramdam, parang kahoy. Tumitigil naman, pero wala yung confidence ng stopping power ng modernong kotseng may ABS at big brakes. Wala kang choice kung hindi maging defensive driver at isaisip na ang brake pad nito parang gawa sa lumang tsinelas.
Marami akong nakikitang mga box type na pinapang slalom. Pero itong sa akin, masaya lang ako na lumili ko siya. Naka-power steering na to eh. Pinalagyan ko na rin dahil naglaki nga ako ng mugs. From 13s to 15s. Siyempre, pag lumapad yung gulong, bibigat din. Hindi na rin kasing agile ng mga bagong kotse, pero okay naman. Kung feeling mo, OG ka, i-maintain mo yung stock na power steering. Lalaki talaga braso mo tsaka balikat mo. Overall, yung handling niya tsaka braking, match sa power tsaka sa karakter niya. Pagdating sa performance aspect, may performance to, pero unfair naman siya i-compare sa mga mas modernong sasakyan. Ang tunay na talent naman kasi nito, nasa kanyang appeal talaga. Kitang-kita nyo naman siguro na etong box type ko, hindi naman mananalo ng kahit anong beauty contest. Meron dyan mga sobrang kinis, parang kakalabas lang ng kasa. Meron din mga kargado, mga racing-racing na kayang sumibak ng kahit anong bagong kotse ngayon. Nasa sayo na yan kung paano mo gustong iset up ang box mo. Kanya-kanya naman yan eh. Pero kung ano man trip mo ang gawin mo sa box type mo, ang importante, happy ka. At kung iniisip mo na makakaakit ka ng mga girlalu dahil sa kotse, nako, medyo tagilid ka. Mas tito magnet ito kaysa chick magnet. Tsaka yung akitan ng chicks gamit ang kotse, pwede ba tigil-tigilan nyo na yan, ha? Doon ka sa mamahaling ka dahil sa iyong dalisay na kalooban. Kahit anong kotse mo, motor, o kahit nag-jeep ka lang, basta mabait, masipag, at tsaka hindi ka lumalandi ng iba, ikaw ang tunay na pogi. Ngayon, ang tunay na tanong, gugustuhin mo bang magkaroon ng box type? At gugustuhin ba ng box type na maging may-ari ka? Baka gusto mo ng kotseng mura lang. Sige, basta i-maintain mo. Ipapaayos mo mga sira. Nako, baka matuto ka pang magmekaniko. Tsaka sana may garahe kang may bubong. Dahil madali nga itong kalawangin. Kung laruan lang at Sunday car, yan, mag-e-enjoy ka dito. Mga paps, hindi naman sa hindi ito matibay. Kita nyo naman, ang dami pang ganito na umaandar sa daan. Pero syempre, kombinasyon na yan ng maintenance ng may-ari, availability ng parts, tsaka yun nga, syempre, yung tibay ng kotse. Ayun, dito tayo sa BBW, isa sa mga pinakasikat na dealer ng Mitsubishi spare parts. Kaya tanongin natin na, sir, akin ano, shock absorber, tie rod, then timing belt, handbrake cable, tsaka contact coil. 8,000. Presyo ng timing belt, shock absorber, ano ba to, harap, tie rod and ano to, 250? Tie rod and 2.5 o 250? 2.5, 4. O, 2.5. Apat na. Apat ba tie rod din? Hindi ako, dalawa lang. Tapos, handbrake cable, 650. Contact point, 200. Itong mga parts ng box type, lagi may stock. Hindi naman siya mahirap hanapin. Kung sa tingin mo, mapapabayaan mo lang at bubulukin, alam ko, pera mo yan. Pero, isipin mo na may pagka-endangered na ang mga sasakyang ganito. Ipaubaya mo na lang sa mga kayang mag-alaga. Ngayon ang tanong, magkano ba? Nabili ko to sa halagang 30,000 pesos. Tapos ginastosan ko na mga 15,000 sa repairs para maging reliable siya, ganyan. Tapos siguro, ewan ko na, hindi ko na binilang yung mga kalandian, yung mga accessories, tsaka yung mga burlonoy na kaartihan ko. Ayun kasi hindi na fun eh. Worth it ba? Nice din. Yung tipong kapag lahat ng ilaw gumagana, yung mga rubber na hindi tutulo pag umuulan, tapos walang piyesang matatanggal sa pagkatornilyo pagdating mo sa pupuntahan mo, lahat yan taken for granted sa mga bago-bagong kotse. Sa lumang kotse, katulad ng Lancer box type, parang adventure lagi dahil habang umaandar ka, may iniisip ka na baka may magkandaleche-leche. At kung sakaling makarating ka nga sa pupuntahan mo na hindi tumirik, mapapa-thank you Lord ka talaga. Yun ang thrill dito, na mas malupit pa sa excitement ng bilis, acceleration, tsaka talent sa handling ng mga sports car. Ang habol mo talaga sa mga kotseng ganito,
yung karakter tsaka yung bonding nyo. Yung mga mali sa kanya, yung pagka-abnormal niya, yung mga sakit niya, parang nakahulma na sa'yo. Yun nga, katulad ng brief mong bacon-bacon. At katulad ng brief na luma na mahal natin, this old Lancer will never die.